Yaman lang ba akong premyo? Ano bang gusto mo? Kulang pa ba yung pagbati ko sa'yo? Hingi pa ng premyo? Corny naman ito. Ay, ang kulit. Ano bang gusto mo? Ito, pwede na? Para sa akin yan? Oo, oh, para sa'yo. Kunin mo na. Paborito ko itong bulaklak. Pero pasanin mo pa rin ako, ah. Ay, wag na. Talaga bang kukulitin mo pa ako? Siyempre. Hindi ako madaling sumuko, kaya nga ako napiling best employee sa milyon-milyon part-timer. Di ba ikaw, galing ka sa main branch, kaya alam mong mahirap mapili bilang pinakamagaling sa buong bansa. Sige, payag na ako. Papasanin kita, pero 1 second lang, ah. Usapan yun. Wag na nga. O sige, ganito na lang. 3 seconds. Wala nang tawad yun. 3 seconds lang. Cool? Okay, game! Ay, ang batang excited. Ihanda ako lang yung tuhod ko, ha? Ibilang ako, okay? Sige, pwesto na. Papasan ako? Isa, dalawa, tatlo. Okay, 3 seconds na. Baba na. Usapan yun, di ba? Baba na sabi. Ayoko pa eh. Daya mo, dali. Bumaba ka na. Ano ba? Masasaktan ka pag natumba tayo dito, ha? Baba na sabi. Ang kulit mo, baba na. Nakaka-istorbo ba ako? Istorbo? Hindi, ah. O, yan ba? Hindi ka pa rin bababa dyan? Huh? Okay lang ako. Pati yung sahig, okay lang. Aubrey. Alam kong hindi maganda, pero kasi huwag kang mag-isip ng masama. Ha? Huh? Wala yun, ha? Oo, alam ko. May tiwala ako sa'yo, Darryl. Kino-congratulate mo lang siya. Oo. Kasi ako employee of the month, kaya kinongratulate niya ako. Biniro ko lang siya, kaya nakapiggyback ako. Oo, ganun nga. Okay, employee of the month. Duty mo na. Okay na ako. Gusto mo bang kumain? Ayusin mo naman pag-congratulate mo. Gusto mong sumama mag-dinner? Ano? Hindi na, wag na lang. Hindi pwedeng walang tumao rito sa convenience store. At saka... No woman, no crime. No woman, no crime. Bakit? Sure ka dito? Mahal sa lugar na to, di ba? Okay lang. Welcome po. Hi, good evening. Hi. Masaya akong makita ulit kayo. Kami rin. Kami rin. For 2 by the window. Dito po tayo. Sir, may kasama pa kami. Ha? Okay. Dito tayo. Sumunod lang kayo. Matagal na rin tayong hindi nakabalik dito, no? Oo, ang huli yata nung second year anniversary pa natin. Maraming sure salamat. Ka? Check mo yung menu. Okay. Time ko to. Kahit basahin ko, hindi ko rin maiintindihan. Okay lang bang ikaw na lang mag-order para sa akin? Kahit anong klaseng pagkain, okay lang. Anong wine na lang ang gusto mo? Okay lang din, kahit na ano. Ako ang gusto ko, yung dati pa rin natin. Yung wine ng second anniversary natin. Ah, Marquesi, Antinauri, Trignanello. Yun po ba, sir? Ha? Oo, yun na nga yata yun, no? Para sa aming tatlo, yung wine na in-order ko nung last time nakasama ko si Dad dito. Yan po ba, ma'am, yung paborito ni Dr. Yu? Yung Ghost Block Oakville State Cabernet Sauvignon. Excellent. Iahanda ko na po muna ang wine. Well, mag-enjoy po kayong tatlo tonight.
Okay. Thanks. Congrats sa pagiging employee of the month mo. Ah. Bakit konting iniinom niya? Ay. Masarap nga. Nagustuhan mo? Mm-hmm. Ay, kinikilabutan ako. Ah, medyo mapait kasi itong wine natin. Kapag may lasa mapait kasi, kinikilabutan ako. Oh, tingin niyo. Grabe yung kilabot. Ano ka ba? Itabi mo nga yan. Ano man titingnan niya? Wala nang laman baso ko. I hope na maging masipag ka pa at matulungan mo si Daryl sa convenience store niya. Gusto mo magsipag ako sa promotion at tumulong sa store? Naging employee of the month nga ako dahil hardworking ako. May kailangan pa ba akong gawin? Ibig kong sabihin, just keep up the good work. Alam mo yon? Trabaho lang. Alam ko yon. Binibigay kong best ko sa kahit anong bagay. One more thing. May gusto pala akong sabihin, total nandito ka na rin naman. Ano naman yun? Yung nangyari sa bathroom dun sa Weird the Bar, tingin ko misunderstanding yun. Misunderstanding? Bothered lang ako ng time na yun. Maintindihan mo sana. Talagang wala siyang balak mag-sorry, no? Sa palagay ko naman, naiintindihan ni Arya na hindi mo sinasadya yun. Di ba? Pwede naman. See, okay lang sa kanya. Maraming salamat sa pag-intindi mo. Wow! Masaya rin akong kasama kita ngayong umiinom. Nakakatawa. Masarap tong wine. Kakaiba tong babae ito. Ang sarap nito. Masaya ako nakabalik ulit tayo dito. Ako rin. Na-enjoy ko yung dinner natin. Sandali lang. Sagutin mo na. Yes, hello, sir. Kumusta po? Ba't napatawag kayo ngayon? Ha? Butter soy triangular gimbap? Bakit? Mr. Choi, si manager ba yan? Hindi, ayoko niyan. Kukunin lang namin yung in-order namin. Yung spicy fire chicken lang at yung ano? Yung spicy beef set. Spicy beef set, pati na rin yung beef gochujang. Daryl, please, inaamang boses mo. Maraming tao dito. Mas mabenta yung spicy food sa convenience store. Napapanisan lang kami ng butter soy beef gimbap, kaya hindi na kami kukuha niyan. Sir, wag na po kayo mag-deliver ng butter soy sa amin. Okay. Malinaw ba siya yung mga sinabi ko? Anong sabi? May papagawa ako. Ikaw na makipag-usap sa delivery kapag dumating sila. Okay lang naman, pero hindi makikinig sa part-timer yun. Papayag ka bang maglagay sila ng butter soy kimbap sa store natin? Hindi ah! Di ba nga? Hindi ako papayag. Siguruhin mo ah! Sisiguruhin ko. Maliwanag ba? Sabi mo. Ha? Maliwanag? Yes, boss. Good. Sorry, Aubrey. Medyo natagalan ako sa telepono. Pero okay na ako. Ayusin mo na yung kailangan mo. Ha? Walang problema sa akin. Bumalik ka na sa store at ayusin mong dapat ayusin. Unahin mo ng trabaho mo. Kailangan din humarap ng franchise owner sa headquarters. Pero paano ka uuwi kung babalik ako dun sa store? Di ba ako makaka-uwi nang wala ka? Pero dapat lang naihatid pa rin. I miss you. Oh, Director Joe. Nice to see you, Director Joe. Hi. Nice to see you, Mr. Choi. Oh, nandito rin pala si Miss June. Good evening po. Director Joe, paano mo naman nakilala si Arian? Siya ang employee of the month. Dahil sa kanya, sold out ang labeled products namin. Nandito din po ba kayo para kumain ng dinner? Ah, hindi. Katatapos ko lang mag-workout. O-workout po? Wow! Hindi ko alam na pwede mag-workout sa hotel.
Pauwi na ako, Miss Yu. May kasabay ka umuwi? Mukhang okay yon. Pwede akong sumabay. Dapat piniyagong umalis ang gano'n ng girlfriend mo. Ako pa talagang sinisisi mo? Dapat kasi hindi mo na ginawa yung kanina eh. Ano bang ginawa? Wala. Balik na lang tayo sa store. Mr. Choi! Gusto mo mag-taxi? Tayong dalawa lang para sweet. Gusto mo? Taxi tayo. 30 seconds. Na ano? Last bus. Okay. Hoy! Hintayin mo naman ako! Dalihan mo! Last time na nitong bus! Sabali! Sir, pabukas. Salamat. Sir, para sa aming dalawa yun. Kasama mo siya? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo malang binayaran tiket ko. Oo. Sabi nga. Hindi pa ka pa sumisiksik. Ang dami na yung pangupuan, tumabi ka pa dito. Naku, sikip na tuloy. Kainis. Dapat kasi nag-taxi na lang tayo. Mas komportable pa. Hotel yon, malamang presyong hotel din yung mga taxing nandun. Napaka-kuripot mo talaga. Ngayon lang ako nakakain ng ganong kamahal, pero tunaw agad. Alam mo, magpasalamat ka na lang, nakakain ka ng ganon dahil kay Aubrey. Nakita mo kung gaano kabait si Aubrey, di ba? Huwag mo na siyang guguluhin, pwede. Ganito na lang. Ayoko na ng misunderstanding sa inyong dalawa, okay? Ano? Hindi ka sasagot? Nagbibiro lang ako, masyado ka namang seryoso. Bakit ba kasi ang seryoso mo ngayon? Ganito lang yun. Dapat may pagitan. Anong sinasabi mo? Di mo nakikita to? Timo, may mga linya sa pagitan natin. Parang invisible strand. Hindi ka pwedeng lumagpas dahil makukuryente ka sa wire. Ay! Lumagpas ako sa wire! Ang sakit naman! Bawal na akong lumapit. Umigil ka na nga. Hindi ako lalagpas sa linya mo. Nakakainis. Ayan, tama yan. Good. Mabuti naman, lumipat ka na. Wow, ang sarap ng maluwag na upuan. Umuwi ka na. Aubrey. Gusto ko lang itanong. May problema ba? Walang problema. Marami lang sigurong kumugulo sa isip ko. Ganun talagang relationship, hindi palaging ayon sa plano mo. Good night. Sabihin, just keep up the good work. Alam mo yon? Trabaho lang. Mukhang okay yon. Pwede akong sumabay. Naiintindihan ko kung ayaw mo makipag-usap. Pakinggan mo lang ako. Pag-uwi ko kagabi, narealize ko nakakainis talaga yung ginawa ko sa'yo sa hotel. Pakiramdam ko kasi, proud nga ako sa achievements mo. Pero nakakalimutan ko naman kung anong nararamdaman mo. Kaya naman, iiwasan ko nang mainis ka. Sorry sa nangyari kagabi, ah. Pero, alam mo,
Kung ako nasa sitwasyon mo, malamang nabatuan ko ng boyfriend ko sa ginawa niya. Paano mo ba natatagalan ang kagaya ko? Gusto mong batukan kita ngayon? Huwag ngayon, delikado, nagmamaneho ako. Pwede mong ihinto sandali. Huwag na, ayaw kong malate ka. Ang balita ko, maraming customer ang pumapasok lalo na sa shift mo. Ano kayang dahilan ng popularity mo? Kindness of good service. Baka dahil sa itsura ko. Mukhang sasangayon naman ako sa sagot mo. Salamat. Balita ko rin, mahilig kang makipag-usap sa mga customer. Para sa popularity. Hindi naman sa ganun. Pero tuwing may customer ang store, binabati ko sila ng ngiti. Kung may tanong naman sila sa akin, sinasagot ko lang yun. Minsan naman, sinusundan ko rin ang tanong. Kaya napapasarap ang usapan. Yun ang dahilan kung bakit nagiging close na rin ako sa ibang mga customer namin. Ang huling tanong, para sa'yo, ano ang convenience store? Ano? Lighthouse. Likod? Piggyback ride. Hindi. Lighthouse. Sandali lang ha. Gusto ko lang pag-isipan ang isasagot ko. Isang lighthouse. Yay! Liwanag sa dagat. Kasi nagbibigay siya ng liwanag sa buong paligid. Yay! Maganda mang lighthouse. Yay! Tama nga lighthouse. Nakakatuwa lang ang group effort nyo. Para tumbing. Lighthouse, maganda. Talaga? Isulat niyo po yun. Nagbihis kami para dito. Dapat kasama kami sa picture. Oo nga. Gawin mo na kasi para naman yun sa convenience store. No. Hindi ko mapagbibigyan ng piggyback ride na yan. Hindi ko gagawin. Bakit ko naman gagawin yan? Paano kami makakita ng picture? Hindi ako papayag. Ano kung may makakita? Anong problema? Oo nga. Ano ba kasing mahirap sa piggyback ride? Wala ka namang alam dito. Loko ka! Tama na nga. Para makasama kami sa picture, dapat naka-piggyback ride din kayong dalawa. Yung kaibigan ko, may picture sila sa diary ng anak niyang Marine. Hanggang ngayon, nasa kanya yon. Si Hannah na nag-highest sales siya, may picture din sila. Nakakaumay nga kapag pinapakita niya sa amin yun eh. Ang title, higit sa piggyback ang nararapat sa Lucky Charm. Hindi mo magawa yun. Ayoko, huwag na kasi kayo mapilit dyan. Bahala ka! Ako nang gagawa! Hindi pwede! Dapat yung general manager mag-piggyback sa kanya! Nakakainis ka! Kalimutan mo lahat ng to! Magulang ang nagpapagawa sa'yo pero inayawan mo. Anong klaseng anak ka naman? Kalimutan mo na ang picture! Ipasalan na lang natin ang convenience store na to! Aga ma, ba't naman lang sa ganun? Magandang araw po. Aba, nandito pala buong pamilya. Nandito rin pala kayo para sa interview, ha? Nice to see you, Albert. Mukhang puyat ka sa trabaho at di ka pa nakakaligo. Kaya ba bit-bit mo yan? Hindi ako puyat. Gagagaling ko lang din sa sauna. Mukha ka namang bagong dito. Mr. Choi. Uy! Mr. Choi, tapos na tayo sa interview. Picture na lang ninyo sa harap ng convenience store. Sir. Picture daw po tayong lahat. Curious lang. Kailangan bang piggyback ride pa talaga? Hindi ba pwedeng nakatayo lang kami sa picture? Mr. Choi, wala namang masama. Ginagawa lang natin to para sa store nyo. Yung sabi mo, internal lang naman to, no? Maliit na article lang to sa likod ng company magazine namin. Company magazine? Yung article nilalagay lang namin para maka-encourage ng job seekers. Hindi makakarating yung picture sa headquarters. May ibang printer ang magazine. Hindi nila makikita ang picture. Sigurado ka? Sigurado? Yung totoo. Ay! Mr. Choi! Kasi... May problema po ba kayo? Ready na. Sampa na. Ano? Sakay na sa likod. Para saan yun? Ayokong sumampa. Nakapag-desisyon na ako. Ano bang sinasabi mo? Tama yan, bigyan mo siya ng piggyback ride. Sige na, bumigat na ako. Nabibigat na itong asawa ko. Dalian mo na. Pero ayoko magpa-picture ng ganito. Kahit ako ayoko, sumampa ka na. Mukhang kailangan ko nga pong gawin to. Oo na. Dalian niyo bago panimatayin yung asawa ko. Ready? Harap na sa camera. Isa, dalawa, tatlo! Hello, Aubrey. Kakatapos lang namin. Oo, success yung interview. Oo, naisip kitang tawagan agad pagkatapos ng interview dito. Parang di mo ako kilala. Kalmado ako sa buong interview. Oo naman. Ako ang lighthouse ng lugar na to.
Yung interview kanina, para sa company lang yata nila. Di ako sigurado kung mababasa mo yun. Hi, Aubrey. O, sige na. Mas lalo pa ako magsisipag ngayon. Magbubukas pa ako ng maraming branch ng convenience store. Maghintay ka lang. Sana maging magandang resulta ng interview mo kanina. Hindi naman kailangan dalasan ang tawag mo. Ingat ka. Bye. Okay, maraming salamat. Excuse me, Sue. Kasasabi lang sa akin na tinanggap taro na si XQ ang offer mo. Maraming kumpanya na sumuko sa pagiging pihikan nila. Ano ba sikreto mo? Sabihin mo sa akin! Hindi ko pwedeng sabihin dito ang sikreto ko. Kung ganun, pwede mo bang sabihin sa amin ang sikreto na yun sa company dinner mamaya? Kilalang-kilala mo talaga kami, Director Joe. Ay, ang ganda ng araw ko. Hindi ka ba magtatrabaho? Grabe, malaki ang binaba ng sales natin ngayong hapon. Paano? Ang dami-dami pang gagawin pero nasa telepono ka lang. Pakapik-kapik ka pa dyan. Ay, wala kang naitutulong sa akin. Ay, Arian. Sabihin mo na lang kung naiinggit ka. Hindi ko kasalanan na wala kang matawagan. Wala matawagan? Marami akong kaibigan, no? Ah, yung kaibigan mong high school? Hindi ba nasa school siya ngayon? Tawagan mo na lang siguro kapag break nila. Kaso may 10-minute break ba sila? Ibang tao to! Hoy, may kaibigan ako. Lalaki to. Hmm? Lalaki siya. Artista ang kaibigan ko. Ha! Wow! Artista? Taas ng pangarap mo. Sige, sino yan? Sinong artista yan? Nakakatawa ka, artista wow, talaga. Ang yabang, ha? Siya si... Heto siya. Siya. Lander ka? Kaibigan mo talaga si Lander? Oo, close kaming dalawa. Ha! Asa ka pa! Nasobrang ka na nga yata sa pagpapromote ng products, kaya nananaginip kang magkaibigan kayong dalawa. Niloloko mo lang ang sarili mo. Kaibigan ko talaga siya. O sige, kung kaibigan mo talaga si Lander, kahit alam ko kung mapapahiya ka, isama mo na lang sa mamaya sa dinner. Okay lang magsama? Sige lang. Gusto ko rin kasi siyang makita ng personal. Tignan natin kung sino mapapahiya. Okay, sandali lang. Arya, niloloko mo lang ang sarili mo. Huwag kang magsabi ng wala kang patunay. Please lang, walang magagawang mabuti sa'yo yan at baka maka-apekto pa dito sa store. Baguhin mo na yan bago pa lumala. Naiintindihan mo? Sige na, buhi ka na muna. Kita na lang tayo mamayang gabi, ha? See you later! Nakakainis siya. Papi, bakit kasi hindi ka sumasagot? Isa pa pala, magkaroon talaga sa akin. Nakakainis na, ha? Bakit ba walang sumasagot sa tawag ko? Bakit? Yo, brother! Sorry, nasa klase ako. Uy, dapat talaga tatawagan kita. Bakit? Hindi pumasok si Marian. Okay lang siya? Ha? Huh? Hindi pumasok? Okay lang siya. Magkasabay kami nag-almasal. Ako nang bahala sa mga kaibigan niya. Ingat ka dyan. Ay, pasaway ka talaga, Marian. Lagot ka sa akin mamaya. Bakit ba ang malas ng araw na to? Finish ko! Ang kapalaran ko ngayon, disappointment! Sigurado ba hindi magandang mangyayari? Oh. Manguhula ba siya? Paano niya nalaman na masama ang araw ko? Ano pa kaya masamang mangyayari? Oh.
Aryan, sorry na shoot ako kanina. Pupuntahan kita sa convenience store. Oy, nandito ng kaibigan ni Lander! Maghintay ka lang. Dumating ng supplies. Ayusin mo na, Lander's friend. Ay, napapanggap na galit. Ang galit nga. Ay, tama bang pumunta ako? Sige, wala nang bawian to. Good evening, sir. Ano pong kailangan nyo? Kasi... Wow! Totoo ba to? Si Lander Kang! Ikaw si Lander, di ba? Wow! Seryoso ba to? Wow! Yung kasama ni Madong Sok sa pelikula? Tama ba? Oo. Ako si Lander. Wow! Wow! Hindi ako makapaniwala. Gustong-gusto ko yung pelikula mo na Black City. Lalong-lalo na yung action scene na kalaban mo si Dong Sok. Man, grabe! Nandito ka! Ang tangkad mo pala sa personal. Grabe! Napaka-guwapo mo pala. Pero sandali, malapit dito ang bahay mo? Ay, nakita na kita rito. May kamit lang ako dito. Sino? Sinong kamit mo? Ah, siguro yung girlfriend mo? Nandito ka pala. Tulungan mo ako. Oo, sige. Teka, sandali lang. Saan nilalagay? Doon na lang. Sa may gilid na lang. Huwag mo na gawin yan. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba kilala kung sino yun? Si Lander Kang! Si Lander pala yun, Mr. Choi! Hindi ko alam kung kano siya nakarating dito, pero ang kwapit ang pala niya sa personal, no? Mr. Choi? Ano yun? Lumalagpas ka na sa linya ko. Aray! Aryan, kumusta ka na? Okay lang naman ako. Pumunta ka talaga? Ba't ako hindi pupunta? Hindi nga. Magkakilala kayo? Simula nung bata kami. Okay na? Kaibigan ko. Celebrity. Hindi ka nga nagbibiro. Hindi ako makapaniwala magkaibigan kayo. Sandali, magpapakilala muna ako. Hello? Sandali. Mag-aalkohol lang ako. Sanitize. Hello, ako nga pala si Daryl Choi. Ako ang general manager nitong store. Pwede mo kaming iwan? Lalabas na ako, sandali. Bakit? Tingin mo ba komportable siyang nandito ka? Hindi ba? Okay ka lang ba? Mukhang okay naman sa kanya. Konti lang naman. Kita mo na? Nakakailang ka. Sorry. Sige na, lumabas ka na. Masaya lang ako makita ka rito sa store namin. Lander, may team dinner pala kami mamaya dito lang sa malapit. Sumama ka kung di abala sa'yo. Hindi na, busy siyang tao. Okay lang sa akin. Oh, hindi raw siya busy. Sumama ka, ha? Barbecue. Sige na, lumabas ka na nga. Ang saya. Hello, Aubrey. Alam mo mga best-selling product namin? Nandito sa store si Lander ka ngayon. Oh, sasama rin siya sa team dinner mamaya. Naisip ko, bakit di ka na lang sumama para makilala mo ng personal si Lander at makapag-barbecue na rin kasama namin. Salamat, pero may dinner din kami ngayon. Naalala mo nung pinuntahan mo ko dahil sira yung kotse ko? Nakapag-close ako ng deal dahil nakausap ko yung client nung araw na yon. Totoo nga? Wow, ang galing mo talaga. Congrats, Aubrey. Nagawa ko lang yun dahil sa tulong mo. Enjoy kayo. Tawagan mo ako, ha? Okay, mag-ingat ka. Aryan, ano nga yung sinasabi mo sa akin? Alin? Ang sabi mo may tatay ka. 3 years ago, namatay ang papa namin. Ha? Huh? Ano bang nangyari? Car accident. Saan nakalibing ang papa mo? Public cemetery. Sino nakasama mo? Yung mas bata kong kapatid. Naintindihan ko na. Ano ba namang tingin yan? Papi, huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Sorry. Hindi na kita tatawagin, Papi. Tama ba, Mr. Lander Kang? Kahit anong gusto mo. Aryan, team dinner nyo na raw. Ikaw na dito? Tara na. Hello? Kaibigan ko, tara.
Salamat, Albert. Kasi, alis na kami. Bawal mag-date sa convenience store natin. Bakit nawala kami sa picture? Sandali, anong nangyari sa picture na yan? Ano ba grabe. Hindi naman itong pinangako nila! Bakit naman tayo tinanggal sa picture? Ay, nakakainis. Hello, ako yung general manager ng convenience store na in-interview nyo kanina umaga. Bakit naman tinanggal niyo yung pamilya ko sa picture at iniwan niyo lang kaming dalawa ng store manager ko? Congratulations pala, sir. Ilalagay namin ang picture niyan sa PR website simula ngayong buwan. Ilalabas din namin sa social media. Social media? May tawag lang Teka, ako, sir. Teka, wala kang sinabing lalabas yan sa... Tatawagan ko po kayo. Hello, sir? Hello, hello, nandiyan ka pa ba? Maraming salamat. Masaya ako nakasama ko kayo. Sa atin ang success na to. Congratulations! Congratulations! Ang sarap talaga. Director, ipaglalagay kita. Sige. Director Joe, hindi ba napaparami ng inom mo? Pwedeng uminom dahil nagse-celebrate tayo. Sana nga, mapadalas pa ang celebration gaya nito. Uy, si Darrell Choi. Guys, hanapin niyo yung company natin online. Dalian niyo, hanapin niyo na ngayon na. Aubrey, huwag ka na mag-abala. Ipapakita ko na. Oh, hindi ako makapaniwalang ginawa niya yan. Naka-piggyback ride pa sa kanya yung part-timer. At mapapansin mo na parang close silang dalawa. Director, wow, tingnan mo. Hindi ko inakala na magpo-post ng ganyan si Darrell. Sorry ah, pero bakit kaya naisip nila mag-post ng ganyan para sa article? Hmm? Hindi ba niya naisip na makikita mo rin to? Talaga naman, oo. Oh. Hello, Wilfred? Sandali na. Okay. Hindi nga. Nakita ng lahat sa company dinner yung article? Oo, oh, masarap talaga. Sige, pupunta na ako agad dyan. Bye. Sandali lang. Aalis ka. Hindi pa tapos ang team dinner. Okay lang. Kailangan ko na umalis. Oh. Pero, ano nangyari? Aryan, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang. Ikaw, okay ka pang kasama sila? Okay lang ako. Hoy, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Muntik na kitang upakan dahil hindi ka sumasagot sa akin. Alam mo ba yun? Lander. Manager? Halika. Lander, ano ba kasing ginagawa mo rito? Paano nyo nalaman? Kalat ng picture sa social media. Mangako kung di na mauulit to. Halika na. Pwede bang dito muna ako? Lander, please. Mukhang patapos na rin naman kami. Aalis na rin ako, kaya sumama ka na. Aryan, sorry, tatawagan na lang kita. Pasensya na. Okay lang. Ingat kayo. Paano na yun? Oy, Wilfred! Nandito ka na. Oo. Oh. Nasaan sila? Nasaan si Aubrey? Naka-off yung phone niya. Kasama ni Director Joe. Tingin ko lumipat ang pag-iinuman. Ganun ba? Sige, thank you, ha. Ingat. Nasa star na ako para sa shift ko. Ibig kong sabihin, just keep up the good work. Alam mo yon? Trabaho lang. Oo nga pala. Ay, delete message na. Mali ako ng send. Enjoy ba kayo sa team dinner nyo? Salamat nga pala. Hay. Wala akong kayang bilhin kundi jelly.
Hindi ka pa ba kumakain? Huwag ka magtanong, Arian. Kung hindi kumain, ako na lakas para ibaba yung sunshade. Ikaw na lang magbaba nun, ha? Ingat ka. Salamat ulit. Aldrin, may hingin akong pabor. Bigyan mo nga ako ng piggyback. Ano? Sige, Noy, isang piggyback lang. Please, ngayon ako magre-request sa'yo. Ayan. Salamat. Sa buong buhay ko, hindi ko na-experience sa mabigyan ng piggyback ride. Nung bata ako, ayaw ni Mama dahil baka masira raw ang form ng legs ko. Salamat sa'yo, Aldrin. Sa wakas na-experience ko ang piggyback. Balik tayo sa umpisa, please. Sige na, maglukod ka ulit dun. Sige na. Isang beses pa, isa na lang. Ang bait naman. Sa wakas na experience ko rin ang piggyback ride! Masarap pala sa pakiramdam. Kaya ba hanggang doon lang tayo nagbababa? Sige na. Miss Aubrey? Paano ko nalaman nandito na ako? Pumasok na tayo. Okay, lika na. Pasok tayo. Aubrey, ano bang nangyari sa'yo? Bakit lasing na lasing kaya? Professor Nadia Kim, gusto mo bigyan kita ng piggyback? Aubrey, ano bang ginagawa mo? Aubrey, ano bang nangyari? Pati mo ko binigyan ng piggyback. Ano? Si Audrey lang ang unang tao na nagbigay sa akin ng piggyback ride. Ngayon ko lang na-experience na masarap pala sa pakiramdam ng piggyback ride. Nakakainis ka talaga, Darren Choi! Bakit binigyan mo siya ng piggyback? Bakit papaulit-ulit mo siya binibigyan ng piggyback ride? Nakakainis ka na. Dapat sa headquarters ka na lang. Bakit nagbukas ka pa ng convenience store? Sandali. Aldrin, ano ba ang sinasabi ni Aubrey? Darren Choi? Siya ba ang dinidate ng anak ko? Mas mabuti pa pong si Aubrey na lang ang tanungin niya. Ang daming kalat dito. So it's so